Charlie, tingnan mo doon. Yan, doon kita unang nakita. Doon kita nakikita always, actually. Nakakahiya. Ang weird pala ng feeling, no? Pag nandito ka. Diyan ka nag-vlog, diyan ka din nagtitiktok. Nakikita kita diyan. Ano ba nakahiya? Nakakaaliw kaya. Saan ka ba? Kita mo lang mukha mo diyan. May ganun pa. Hey, so tell me, ano yung reason ba't nagpa-vlog ka? Personal reasons? Kasi I heard from your dad na gusto mo ma-monetize yung YouTube channel mo. Sinabi niya yan? Actually, nung bibili na sana ako ng sa tindahan ni Manang Bonjang, narinig ko silang dalawa nag-uusap. Gusto mo talagang ma-monetize yung YouTube channel mo. Okay. Tama naman. Simula kasi mawala yung nanay ko, nabukasan na kami ng source of income. Sure siya, yun yung pinaka-source ng budget namin sa bahay. Secondary lang yung putong kutsinta ni Papa. Kaya simula nung mawala siya, nag-decide na akong tumigil ng pag-aaral. At ang naisip kong easiest way para kumita at makapag-ipon is yung pag-vlog. Pag na-hit ko na yung pangmalakasan na content na yun, alam mo, di ba, magtuloy-tuloy or ma-monetize. Ang goal ko lang naman eh, makapag-ipon para makapag-aral sa college. And yeah, that's it. Yun yung reason kung bakit nag-vlog ako. Yung reason kung bakit ka nag-vlog, ba't mo dinilit lahat? Naisip ko kasi na hindi tama yung mga pinagagawa ko nung time sa buhay ko. Pati yung contents ko. Tignan mo ako. Pati ikaw, nagalit pa. Everything you see is not everything. Sometimes, you have to follow your heart. Follow what you feel. And you should always follow that gut feeling inside your heart na continue what you're doing. Continue what you love. And the universe always falls in love with a stubborn heart. Gusto niya yung matitigas yung ulo. Yung hindi sumusuko. Kaya I suggest tigasan mo yung ulo mo. I miss your vlogs, Charlie. And I'm a follower. Sana, ibalik mo na yung vlogs mo. Yung kaninang sinabi mo na you want to explore undiscovered things, yung minensyon ni Chem, you want to try it with what? Hindi mo kailangan sagutin ha, pero sorry kung nabanggit ko. Actually, multiple times, I've had relationship with girls and hindi talaga siya nag-work. Curious lang ako kung what's the feeling having a relationship with the same sex. Nagulat ka ba? Hindi. Sanay na ako sa bi-curious like you. Actually, yan yung nagbabother sa mind ko now. Na may nagugustuhan na ako.
siya ba? Sino? Si Chem. But Chem's my brother. He's my best friend. My business partner. Hindi siya. Iba. Ibang tao. Ano palang name itong pala mo na to? Kapal! Sorry, hindi ko sinasadya yun. Kapal, pangalan ng plant na yan. Kapal nga, no? Yeah. Kapal. Nagising natin ah. Naman to eh. Basta naman ang pagpunta mo kay Namiko. Okay naman to eh. Mga 2 a.m. na rin ako nakauwi kagabi. Tumambay kami dun sa veranda nila. Basta ang offer niya. Ayun, tinanggap ko. Mag-manage lang naman ako ng social media accounts ng 3 business nila. Businessman pala siya, tay. Ganado kang kumain dyan, ah. Pero ang damot mo sa kwento. Okay lang ba, tay? Tapusin ko muna yung pagkain ko. Gusto ko ng detalye, eh. Pagtapos natin kumain, tay, kukwento ko sa yung buong detalye at pangyayari. Basta, tinanggap ko yung job offer nila na may 20,000 ang sahod. Nila? Bakit nila? Operasyon ba yun? Tay, tapusin ko muna yung pagkain. Okay lang? 20,000? Makakabili na tayo ng bagong oven nun, anak. Tay, huwag mo muna bilangin ng sisiyo kung di pa napipisa ang itlog. Ito naman, oh. Ako din. Hello? Alright. See you tonight. Sino? Yung boss ko, si Miko. May orientation daw kayo mamayang gabi sa bahay nila. Excited? Para sa'yo, anak. Para sa akin o para sa bagong oven na bibili natin? Pareho. Talaga, oh. So, basically, yung main responsibility mo is to interact with our customers. So, yung pag-a-analyze ng engagements, yung pag-isip ng trending topics na po-post natin. So, pagtutulungan natin yung tatlo ni Chem. And if may naisip ka, ibabato mo sa amin. And if kung may naisip kami, ibabato namin sa'yo. Dapat everyday magkakaroon tayo ng engagements araw-araw. Social media engagements with our 3 current businesses. Nag-gets mo ba? Yes, boss. Miko na lang. Okay. Sorry. Okay, Miko. And add to that, you'll be like a human dashboard.
So, magre-report ka sa akin araw-araw ng mga insights and yung ilang likes na ba yung nakukuha ng social pages natin. Basically, ano yung hinahanap ng mga customers natin. You got that? Yes. Pwede bang araw-araw na lang ako mag-update? Parang jowa. Parang mas masaya yun. Bakit? Wala ka pa bang jowa? Wala. Ba't mo naman tanong? Kasi ako share na ako sa story ko. Pero ikaw, hindi pa. And importante sa isang work relationship na we get to know each other more. Alam mo kasi, Miko, hindi kasi ako ma-share na tao eh. Kung ikaw, yung privacy mo, akin naman yung boundaries ko. Pero tatlo. Tatlo na yung mga tatlo. Naging karelasyon ko. Tatlo na yung naging jowa ko. Nung una, nung high school ako, nagka-girlfriend ako. Tapos, nung college ako, karoon ako ng karelasyon na dalawang pamen. Pamen? Yeah. You mean, guys? Yes. Bakit di nag-work sa mga guys? Alam mo, sa buhay kasi, minsan, meron tayong di pagkakaunawaan. Sa sobrang daming differences, di na kayo nagtutugma. So, alam mo yung habang tumatagal kayo, parang nawawala na kayo ng interest sa isa't isa. Kaya parang di na siya naglalas. Totoo yan. Important talaga sa isang relationship ang differences. Kailan mo ulit gustong magkaroon ng relationship? Kung may dumating na bago, why not? Kailan? Feeling ko malapit na. Oh, bro. Bakit napaaga ka? Akala ko dinner pa tayo. Bro, natapos ko na lahat ng errands ko. Mas okay nang maaga kaysa malate, di ba? Wow. Big word, ah. Eh, mukhang makakapanood ka ng Miko's cooking show. Wow! May pag-ganon, ha? Yes! Ano bang pinaghahandaan natin dyan? Ano bang mayroon dyan? It's the best tasting lechon paksiw. Yes, sir. Lechon paksiw? Lechon paksiw. Eh, akala ko ba healthy living ka? Eh, ba't pa lechon paksiw ka ngayon dyan? May sinabi ba akong vegetarian ba ako or vegan? Wala naman, di ba? Bro, kailangan ng katawan natin ng protina, muscle. Kailangan natin ng beef, bro, or meat. Kailangan. Mm-hmm. Eh, ang sabihin mo, baka favorite ng ka-meeting natin yan tonight. Si Charlie, tama? Eh, ano naman kung oo? Bro, listen. Questionable lang yung nag-hair ka ng undergrad. Baka mag-manage yung mga business natin. Eh, di sana nag-subscribe lang tayo ng mga AI. Ang dami-daming free app dyan, no? Para mapunuan natin yung mga ideas natin. Pag-isipan mo naman. Bro, more than our daily postings, we need someone who would care for our customers na at the moment, makaka-reply ka agad. We need emotions, man. We need Charlie for this. Sinasabi ko na nga ba, noong unang pinakalala mo sa akin si Charlie, yan ang napansin ko sa'yo, ganyan na ganyan. Nangingibabaw yung emosyon. Now, stop right there, bro. I know where you're going. Okay. Charlie is overqualified nga to be our admin. First of all, he's next to our house. And second of all, he's a vlogger. He has many experiences. Baka maging mas more successful pa nga yung business natin because of him. So, we need him, bro, for this business. So, okay. Sige. Sabi mo eh. Yeah. So, anong magiging agenda ng meeting natin tonight? Bro, yung agenda natin for tonight is yung monthly or the whole month postings natin for our 3 social media platforms. So, baka may ma-add ka? Eh, di sana nag-subscribe na tayo ng AI. Isang click lang yan, bro. No, but, gusto mo, punuan na natin yung ideas natin. Isang taon, unahan na natin. Ang sabihin mo,
Gusto mo na may mag-cheer sa'yo. Baka mabos yung self-confidence mo. Aminin mo na. May gusto ka dun eh. Wait. Kulang pala ako ng recados, bro. Sakto ang dating ko. Ito ang Pure Gold mobile app, oh. Andito lahat ng kailangan mo. Sabi sa'yo, got you, bro. Simulan natin para matuloy natin yung cooking show mo. Wait, teka lang. Check na sa schedule natin kung saan banda yung pwedeng natin lagay. We have only 3 weeks and 1 week na lang of posting, so kailangan natin buuhin nun. Ito yung calendar natin, so ito yung best day para mag-post ata. Feeling ko hindi yun yung best day. Feeling ko eto, dito. Dito yung tamang araw eh. Hindi. Here. Hindi. Holiday yun eh. So... No. Dito talaga. Dito. Oh, dito. Feeling ko ito yung tamang content for that. No, I don't think so. Here. Yan. Dito nga! Oh, Guys, kasama niyo ako sa meeting. Ayaw nga. Meron pa bang holiday sa last week? Taka, pwede tayo dun mag-base. Check. Wala na, bro. How about a big lunar or solar activity sa during that week? Baka makakuha tayong ideas dun. Diba? Parang full moon? Yes, or eclipse. Alam niyo ba na ang lunar cycle has a big impact on human reproduction, in particular with fertility or birth rate? Baka we can get ideas there. Bro, ayan na naman tayo with your heavenly bodies na mga ideas. Noon pa yan, hindi yan umeepekto sa ano bro, pangmasa. Naghahanap tayo ng idea na pwede pangmasa. What if tungkol sa plants? Plants. What about it? Yeah. Alam nyo maraming yung plantito-plantita na hindi na nila alam ang alam at o history ng halaman nila. So, what are you implying? Go on, I'm listening. Parang interesting kasi malaman yung qualities ng halaman. Kung bakit dapat mag-isa lang siya sa paso, kung bakit hindi siya dapat may kasama, or kung bakit dapat hindi siya laging diligan, or kung bakit hindi siya dapat laging naarawan, or kung bakit lang siya dapat nasa bahay, or kung bakit may halamang kulay dugo, or bakit may halamang kulay puso. Alam ko, baka in love. Tama na. Baka. Nice. That's interesting, huh? Good idea, Charlie. Thank you. Saksi buong mundo, tanong ko lang sa'yo. Alam mo, naguguluhan na rin ako eh. Parang feeling ko may gusto siya sa akin, pero feeling ko nag-iilusyon lang din ako. Bro, I think I'm starting to like him. Tsaka, alam mo yung titig niya, parang may kuryente. Baka naman kasi overcharge ka lang sa illusion. Now tell me, what's holding you back? Coming out jitters, rejection. Bakit mo naman iniisip yung rejection? Sinasabi ko lang naman yung observation mo. Kasi naman, magkausap kayo, di ba? Malamang magkakatitigan kayo. That's inevitable. May instances na bang na-reject ka ng babae? Wala pa naman. See? Hindi ka kasi ka-reject mix. Alam mo yung wordings niya? Pati yung pag nagkukwento ko or nagsasuggest ako sa meeting namin, parang lagi siya sumasangayot sa akin. Bro, first time ko pa kasi sa same sex and baka ito yung first time na ma-reject ako. Ganto ha, ganto isipin mo. Kumbaga, sa teacher, merong favorite student. Ikaw naman, yung favorite pet niya. Ganun! Huwag mong bigyan ng meaning yun! Ganda rin ng reference mo, ino pet talaga. Ano pa ang reasons pa hindi mo kaya magtapat sa kanya? He works under me, bro. And I don't wanna be on that employer-employee relationship thing. Why not? Ayoko ma-disappoint ka ng ganito kaaga, Charlie. Mag-focus ka na muna sa work mo. Di ba nga, ang goal mo is makaipon for your schooling.
Doon ka na muna mag-concentrate. Ang daming instances na nagiging successful ang business doon. Baka maging mas in favor pa sa business natin yung magiging partnership ng dalawa. Imagine, mag-run yung business natin dahil sa love nyo. Diba nga, yun yung dilemma mo noon. Yung dahilan kung bakit sobrang lungkot mo to the point na hindi ka na nakalabas ng kwarto. Hindi yung landi now, tapos pay later. Mix yung rejection. Mix, andito lang yan. Alam mo kung paano mo lalabanan ng rejection? On. Mix, conquer your fear. So nabigyan ka ng second chance. Pumalma ka. Work muna. Boss mo yung tao, oh. Aminin mo sa kanya. Huwag ka matakot. Eh, paano ko? Gusto nga talaga ako ng boss ko. Eh, di wow. Peter. Kamusta na kayo ng boss mo sa si Miko? Okay naman po, Tay. Okay lang. Parang ang tipid mo naman magkwento sa bagay na yan. Sa work po ba? O sige. Okay naman po yung trabaho ko, Tay. Andali lang siya, parang nag-upload lang ako ng vlogs. Tatlong vlog na sabay-sabay nga lang. Pero okay lang kasi, ginag-guide naman po ako ng dalawang boss. Mainam. Eh yung winowork mo. Kamusta na? Winowork? Si Miko! Kamusta na kayo? May update na ba? Okay naman po yung working relationship namin together. Wait, si boss. Easy to work with. Eh yung nagpas pa sa pagiging boss. Eh, kamusta na ang status mo? Wala, Tay. Ganun pa rin. Wala naman nangyari. Ay, bakit naman nabot hanggang langit yung ngiti mo na yan? Tay naman. Baka naman may tinatago ka sa akin. Bakit ko naman itatago, Tay? Eh, kayo nga yung best father in the universe. Lahat pwede ko i-share sa'yo. Tsaka, ba't naman itatanggi ko pa, eh, wala naman talaga nangyari. Mas maganda na yan, na meron tayong transparency dito sa bahay na to. Mas healthy daw pa ganun. Gen Z, ha? Saan mo nakuha yan, Tay? Sa TikTok. Sarap diba? Talaga pa. Thank you.
nyo sa loob ng isang araw? Usually, 30 to 50 para sa tatlong business na hawa ko. Pero, we're just starting. Bago pa lang din yung page. So, for sure, next week dadami pa yan. And you are earning, what, 20,000 monthly for that? Not bad, ha? Kailangan ba na palagi kang nakatutok sa computers or cellphones? Not actually, Bianx. Basta ma-point ko lang kagad yung concerns ng inquirer. Mm-hmm. Okay na. So, parang customer service lang din. Parang virtual assistant lang din yung ginagawa mo. Ang alam ko, yun yung tawag sa mga ganong trabaho, ah. Bianx, social media manager ako. I know, right? Pinaganda lang yung pangalan, eh. Pero parang ganun lang din yun. Wait, ganito ha. Tanong ko lang. Tinanggap mo ba yung trabaho na yan dahil sa salary o dahil kay Miko? 50-50. Half of it para sa pera. The rest, para kay Miko. Sorry. No, sabi sa'yo eh. Gano'n ba siya ka-okay na boss? Actually, okay naman. Mabait sila. Dalawa silang boss ko. Co-owner sila sa tatlong business na hawak ko sa social media nila. Yung isa mong boss, lalaki rin ba? Oh, si Chem. Chem? Yung Chem ba na yun? Macho, matangkad, chinito, maputi? Oh, bakit alam mo? Friend. Nakita ko kasi sila eh. Parang may something. Ano ibig sabihin? Mukhang hindi lang sila business partners. Mukha kasi silang magjowa. Mukha silang partners in real life, ganun. At tinatago nila sa'yo yun. I'm sorry, Charlie, pero I think you're being played on.